Meron akong mga preggy, si Jem Jem Sabina. Jem Jem Sabina, tara! Tara, 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 tara. Diyos ko naman. Ito po si Jem Jem. Yan, madalas po siya, seryoso talaga. Tapos, ano siya, lagi siyang matamlay. Pero, sobrang laki ng tiyan niya. Ang laki ng ipinagbago ng tiyan niya. Tapos, eto nga, parang laging magayong pepe niya. Tapos, yung nipples niya, sobrang laki. Hindi ko alam kung makikita niyo, pero, yan o, may mga gumagalo na talaga sa tiyan niya. Sumisipa yung mga babies niya. Hindi ko alam kung ilan. Pero try namin na ipabit para sa x-ray. Tapos, hindi namin siya masyadong pinapakain kasi nga baka tumaba, mahirapan siyang manganak and masesaryan. So, ayan siya. Ang mga pagbabago ay sa nipples. Yan. Pero pag tinipisin ko siya, wala siyang gatas na lumalabas. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, lagi siyang tulog. Tapos, lagi siyang hinihingal. Tapos, lagi siyang gutom. Pero, yan. Ito siya. Hi, ikaw, ate. Hi, ate. So, yan po si Jem Jem. Tapos, ipapakita ko rin po si Sabina. Ang laki po ng tiyan niya. And, ayan po, lumalabas yung mga ugat-ugat sa tiyan niya. Siguro nga dahil mga anak na siya after 2 weeks or next week. Hindi ko alam kung kailan mismo ang due date niya. So, kailangan din talaga namin siyang mapa-x-ray. Ito po si Sabina. Si Sabina po yung Pomeranian ko. Ayan po siya, oh. Say hi, Sabina. Sabina! Say hi! So, ito po. Hindi ganun kalaki yung tiyan niya. Hindi katulad nung sa Shih Tzu. Pero, nagbago rin yung nipples niya. Napagaling yung pepe niya. So, pareho silang nastad nung March 19. Tapos tatlong beses nastad si Jem Jem, 19, 21, saka 23. Si Sabina naman, 19, 20, saka 21. So tatlong beses silang nastad para sure. So ito, si Sabina nung una nagda-doubt ako kasi sabi ko, buntis ba siya? Kasi ano yung energetic, sobrang energetic nito. Hindi naubusan ng energy, tapos parang hindi mo talaga siya makikitaan ng senyales na buntis siya. Pero after 1 month, nakita ko parang namamagana yung dibdib niya, may laman na siya. Tapos yan, sobrang laki ng inilaki ng nipples niya. Tapos nung tinapa ko yung tiyan niya, yung parang pinisil-pisil ko lang kasi hindi po siya pwedeng tiinan kasi hindi ko alam kung may laman ba o wala. Pero nung kinapa ko siya, parang may nakapa akong dalawang ulo. Kabila dito. Hindi naman pwedeng dalawang ulo ng isang aso, di ba? Pero hindi ko pa masabi. And balak namin itong x-ray para malaman namin. Tapos ngayon, currently, pinapainom ko sila ng vitamins. Kasi ito yung binigay ng Indivet, yung mga kakilala namin na nag-pastad o nag-pastad service. Ito yung pinainom nila. So, padalawang bote na nila to. Bali, ayun, dalawa silang umiinom nito. Tapos, binigay na sa amin yung para naman sa pangpagatas. Meron din dito. Umiyak kayo tumayo. Mapapaya si daddy. Ito yung para sa gatas nila. M na lak yata yung pangalan. Yan siya. So, N malak. Para naman to sa kapag ay niriyasan na nila ako. Kapag may babies na sila para sa gatas nila. Hindi ko alam kung paano lumaki yung dede nila kasi siguro dahil sa tulong din ito kasi napainom ko, hindi ko agad nabasa yung manual. Tapos meron din kaming vitamins na naka-ready na para sa kanila after nilang manganak. Ito, vitamins, tapos ito, may free vitamins na binili namin sa Shopee. Tapos meron din itong dewormer.
para sana dun sa mga babies niya kapag 2 months or 3 months na. Tapos namili din kami ng mga treats kasi pag napansin nyo na buntis yung babies nyo, yung mga 4 babies nyo, wala silang ganang kumain. So meron kaming treats dito, the milky biscuits, tapos basta ito, yan, iba't ibang treats. Tapos meron din kaming dental sticks nila kasi medyo bumabahaw ang hininga. So yan, marami siyang uri ng treats. So maging ready kayo sa mga possible changes na mangyayari sa mga dogs nyo, especially kapag buti sila, matamlay, pero lagi nyo silang tutubigan, huwag yung pababayaan na mainitan at ma-dehydrate kasi sobrang mahalaga sa kanila ang tubig. And huwag nyo rin daw silang i-overfeed kasi possible na masesaryan, lalo na yung aso namin na pumalin yan. So ayan po yung mga fire babies ko, fire mommies na sila. Sabi na, say hi naman. Say hi, sabi na, hi. Actually sila po talaga yung magkasundo kasi apat sila, inuwi ko sa probinsya yung dalawa. Papakita ko yung sa inyo yung chan, Gem Gem. Hindi kasi kita pag sumisipa eh. Pero sobrang nakaka-excite kasi nga yung lalabas sa chan niya. Tapos kaya rin kami nag-aircon kasi nga irritable sila. Iniiwasan na mas stress para healthy pa rin yung mga babies nila. Lagi sila naka-aircon, naka-electric fan, kahit malaki yung bill. Okay lang, laban lang, basta safe yung mga babies nila. At syempre sila. Ayan. So, babalitaan namin kayo kapag kung sinong unang mga anak sa kanila. Sabi na. Cheese daddy. Sabi na. Suplada po talaga yan. Ayan siya. Suplada po yan. So, ito naman si Gem Gem naman po. Poker face. So, yan po yung mga talent nila. Kahit anong mangyari, ganyan lang sa. Ayan. Tapos, lagi silang gutom. And kasundo lang nila kapag may pagkain. Pero pag walang pagkain, di po kayo papansinin. Tapos yung changes sa tingin niya nila, yan o, sobrang laki. Tapos si Gem Gem, medyo nahihirapan na sa maglakad. Dati nakakatalong siya dyan, sa kulungan niya. So, dalawa yan, tingin sa sila. So, dyan, baka dyan na nailagay yung mga babies nila. After nila mga anak. Tapos lalatagan na lang namin ng towel. And ayun. Tapos ano pa ba? Ano pa ba yung napansin namin? Basta parang lagi silang uhaw na uhaw. Huwag nyo silang sawawala ng tubig. Tapos kapag walang gana, bigyan nyo ng treats o kaya bigyan nyo rin sila ng mga wet foods, yung mga pwedeng ipakain sa kanila. So, yung itsura nila kapag tumayo, si Gem Gem, yan. Ganyan kalaki yung chan ni Gem Gem kapag tumayo. Di ba ate? Tapos ito, sobrang likot pa rin. Ito binaunan. Yan. Ito yung tinaubusan ng energy. So, sabi na tayo ikaw. Tayo. Yeah. So siya nagpapapanghi ng bed, nagpapapalot, ayan siya. So ayan silang dalawa. Ganyan lang ang buhay nila. Gem Gem, ito ka Gem Gem, taas. Gem Gem, dito ka. Hirap siya umakyat oh. Tara Gem Gem. Gem Gem, dito. So ganyan lang siya umakyat. Yan. Say hi. Hi. Babay na kayo. So 1 to 2 weeks possible na silang manganak. And ayun. Mag video na lang ulit kami. Yan, ganyan siya. Ginagawa niya 'yung sinasabi niya. Eh, ganyan. Ganyan lang siya. Parang lagi siyang pagod na pagod. Kasi tanong sabi na walang pakialam. 'Di ba sabi na?
Manalo na the girl. Yan, ganyan lang siya. So para ito, normal lang ito. Ang arte. Sobrang kaartehan ni Jem Jem. Kasi sabi na naman, best in energy, nakalaklak ng Milo. So yun lang guys, balikan namin kayo kapag manganak na sila or nanganak na sila. Thank you for watching. Jem Jem. Bye-bye na. Bye-bye, Jem Jem. Tapos lagi silang himod na himod sa paa nila. Ewan ko dito sa mga to. So yan, hindi na pa bago dumila. Yan, ganyan sila. Bye-bye!